Sabihin ko sa inyo, minsan nag-communicate ako sa Supreme Court. Sabi ko, may isang judge kayo dyan na 100 cases, drug cases, dumaan niya. Ni isang conviction wala. Yun ang prosecutor. Dabaw, meron mga hindi judges, mga prosecutors, kasama ko. So yung galit ko sa nakikita ko sa bayan, alam mo, yung droga will reduce almost dito pagpasok ni Bato, 1 million plus. Biro mo, doon sa Davao, ganun rin karami, sa ibang lugar, drug was everywhere and it was destroying the fibers, the moral fibers of our nation. Galit na galit talaga ako. Kaya nung pagdating ng panahon, tumakbo ako. Pakinig kayo, hindi to para sa akin, para sa inyo yan. Sabi ko, pag binigyan ako ng Diyos na magkaroon ako ng something na mas malalim sa prosecutor, ihangandyan ka lang eh. Sabi ko, tatakbo ako ng pagka-presidente. Noon, tatakbo ako pagka-mayor. So inuna ko, okay, swerte yan. Kasi ganun ang programa eh. Hindi ako nagdalawang salita. Sinabi ko, I will build a city that is safe and secure. At babalik ko sa inyo yung lahat ng inyo. So, yung daan, nandyan yung mga holdover, kung ano-ano mga standby, nagiinuman, tapos pagkatapos mag-rape, papatayin pa, puputulan ng ulo ang asawa. Ang the latest, yung anak niya, di ba, sa news, ni-rape niya, pinatay niya, tapos tinapon niya doon sa imbornal sa likod, may construction. Yan ang droga. Minsan, sabi, pagdating ng pulis, saan ang nanay mo? Sabi niya, ayan. Saan ang lolo? Sabi ng bata, pinutol ni Papa ang ulo ng nanay niya. Ganun na lang ka, aywan ko itong, at saka gumagana sa lahat ng mga city mayors. Lahat sa Mindanao, mayroon doon tatlo. Sa Visayas, patay na yon. Sa Visayas, patay na rin yun. Tapos sabi nila, ako, kung may ebidensya ka, di, ganun rin ang ICC. I will build a city na para sa inyo. Nang babawi mo yung daan sa gabi, mga park, nakapagpasyal yung tao na walang takot. Kayong mga kriminal, mga drug addict, putang ina, mag-standby kayo, tapos magmanakit kayo ng tao, patay ninyo, buntis man o... Nung isa, buntis, lumabas sa convenience store, prosecutor, so, ombudsman. Ganon sa Davao, hindi lang nahalata. You know, if you, may kalaban ka ayaw, bigyan mo lang ang anak ng Shabu. Overtime in about 3-6 months, maging addict na yan. And that son or daughter of yours would become slaves sa isang druga. Wala nang ginawa yan kung mag-upo, tulog, paggising, maghanap ng tosnort drugs. Magulo ang bayan at takot ang tao. At itong mga ICC, mga human rights, hindi nila tinitignan. Ang nakikita lang nila yung patay na kriminal, yung pinatay ng mga drug addict, patodorogista, hindi binibilang ng mga gago.
Kaya ako galit sa kanila. Ako, nasabi ko, magkuha ako ng mayor, I will build a city. I will make it safe. Ibalik ko sa inyo yung daan ninyo, yung park ninyo. Makalabas kayo ng gabi. Sabi ko, I will guarantee it. Sabi ko, tawag ako ng pulis. Dalhin mo yung asawa mo kung may anak kang babae. Mamasyal kayo mayang alas dos, alas tres, madaling araw. Kung makauwi kayo, ang makauwi yung anak ninyo, ang asawa ninyo, safe and sound, wala namang nanloko, hindi naman binastos, hindi naman hinold up. Yun ang gusto ko na sitwasyon para sa lahat. Yan ang sinabi ko sa pulis. Gawain ninyo yan kasi pag hindi ako mismo, sabi ko, do not destroy my city. Do not destroy the lives, waste the lives of my constituents, yung taga-Davao. Kasi kung ginawa ninyo yan, ayan ko sabihin ko uli sa human rights, pati yung ICC na, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Noong na-presidente ako, balikan ninyo yung early pananalita ko. Sinabi ko, I have a country to protect. Lahat dito ng mga bata, anak ko yan. Pag ginalaw ninyo sa droga, magpatayan talaga tayo. Eh kung namatay sila, wala na akong magawa. Why do I have to answer? Bakit sabihin mo, ano, ito sino ito namatay? Anong nangyari dito? Eh, di putang ina mo. Nagtatanong ka, hanapin mo yung sagot mo. Huwag sa akin. Tapos na tayo dyan. Until the last day of my term, hanggang doon, putang ina, ganun pa rin. Papatayin pa rin kita. Who gave you the right? By what right do you have to destroy the life of our children? Anong kahirapan? Lahat naman tayo. Ilan lang yung millionaire ba? Gibo. Kasi bright. Mayaman kasi tatay pati nanay niya. Tayo lahat galing sa baba. Kaya madukot ko yung sentimento ng tao. Yung pinakalalim na sentimento ninyo makuha ko. Kasi tao helpless eh. O din na presidente ako, ano ang pinangako ko sa inyo? Be? Lima lang, anim. Wala na kasi alam ko mahirap ang mag-inom muna ako ng tubig ha kasi may nakita akong tumatalsik na laway. Baka po tapariyota kay Gordon. Yan ang sinabi ko. Dito sa Maynila. Ano ang pinangako ko sa inyo? Control ko yung crime, yung kidnapping, kung maari lang. Tapos sabi ko, droga. Tapos sabi ko, kung may pera, infrastructure. Anong pinangako ko sa inyo? Sabi ko, may pera tayo taon-taon for 6 years. Gamitin ninyo yung pera, hatiin ninyo equally all over from Luzon to Mindanao. Hati lahat. Kaya makita mo, ewan ko kung nanalo ako dito. Pero every city, province, meron talagang sariling project. For the 6 years, meron na ibigay ang administrasyon para sa tao. Yan makikita na ninyo ngayon. Hindi ko na kailangan ipagyabang yan. Hindi naman ang trabaho ko. Trabaho yan ang trabahante. Yung nagpapala dyan araw-araw. Yun ang dapat pasalamatan natin.
Yun lang ang pangako ko. Wala na akong iba sa debates. Yung presidential debate. Do you remember? And I never gave any paano-ano dyan na Wharton. Watson pala. Kaya mapag-usapan lang natin itong droga pati krimen. For as long as there is no law and order, wala talaga tayong magawa. Ganito pa rin ang Pilipinas. Maghintay ka ng apat pa ni Presidente. Unless we rise above the... Marami na kasi tayo, 110 million. Ilan lang ang resources natin? I'm not talking about myself. I'm talking about the incoming administration. Kukunti lang ang pera noon, kukunti lang ang pera kung at bukas. We cannot answer for all of the problems of the Philippines. Dahan-dahan lang sana tayo. Kaya lang, kung may law and order, maganda ang buhay, maraming kikita, walang gulo.